Indeed, the Lord is holy, and the holiness of the Lord shall permeate into the very details of our daily life. Ang buhay na may kabanalan ay hindi lang puro theology. Ito ay napupuno ng kasiyahan, kapayapaan, at tahimikan, lalong-lalo na kung magandang ating pakikipagkapwa sa mga tao sa paligid natin. No man is self-sufficient, and one of the highest aims of spirituality is not only to make peace with God, but very importantly, to make peace with people, especially those who are very near and close to us. People make life more beautiful. On the other hand, people around us can also make life terrible. So how we relate with people can make or break us. How we relate with people can determine our quality of life. At dito po napakahalaga yung Proverbs, mga kawikaan, sapagkat napakaraming praktikal na katuruan, lalong-lalo sa pakikipagkapwa-tao. Ang tunay na kabanalan ay nagbubunga ng mapayapa, maganda, at mabungang pakikitungo sa kapwa-tao. Ang pag-aaral natin ngayon, 8 Proverbs No-Nos on Relationships. Maraming mga ipinagbabawal ang karunungan ng Proverbs tungkol sa pakikipagkapwa. Subalit ngayon, tayo ay tutunghay sa 8 sa mga sinasabi ng Proverbs na hindi dapat ginagawa kung gusto nating mabuti ang samahan ng mga tao at mabuti ang kanilang pagtitinginan. Aming Diyos, salamat sapagkat kayo, Diyos, na interesado sa ikabubuti namin sa pang-araw-araw na katiwasayan ng aming buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Nawa po hugasan niyo kami, gawing karapat-dapat na tumunghay sa inyong kabanalan at humingi ng pagpapala. Palakasin niyo po kami physically, mentally, spiritually, and even emotionally. Aming binababa, Panginoon, na aming sarili na isa namin kayong itaas at kasama ng pagbababang yan ay amin ding isinasayang tabi ang aming mga alalahanin, ang aming mga pinoproblema, ang aming iba't ibang mga attachments. And we ask you, Lord, to take over, rule in our hearts, sit on your throne of power and glory, bless us, and glorify yourself. Mangusap po kayong may kapangyarihan at papagliwanagin niyo ang aming isip na maunawa namin ang mensahe niyo para sa bawat isa sa amin ngayon. Father, speak. Your people would like to be blessed. We ask you in the name of Jesus our Lord, your Son. Napakarami pong mga karunungan na ating makukuha sa Proverbs sa pakikipagkapwa-tao. Kaya ang ating ngayong pag-aaralan, 8 Proverbs No-Nos on Relationships. And one of that, very importantly, especially in formative years, do not kill or destroy your own son by not instilling discipline or goodness. Sabi po sa Proverbs 19:18, discipline your son, for in that there is hope. Do not be a willing party to his death. Pagkabata pa ang mga tao ay hinuhubog pa sila. Kaya lahat ng magagawa natin paghubog, pagdisiplina, pagtuturo ay hindi dapat kaliligtaan. Ang magulang daw ang nakatatanda na hindi nagdidisiplina, nagtuturo, nagsasanay sa mga bata, lalo sa kanilang mga anak, ay nagiging co-maker ng kanilang kapahamakan. Nagiging partners in crime, in the destruction of that person's life, especially later on. Kaya napakahalaga ng mga insights ni Balagtas tungkol sa pagpapalaki. Sabi niya sa Florandi at Laura, at ito'y paulit-ulit natin kinu-quote, pag-ibig anak ko'y aking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Hindi naman ibig sabihin na palalakihin ang bata sa lungkot, pero daw pag sinanay lagi sa saya lang, sa ginhawa lang, ay hindi ito magiging malakas para humarap sa mga tunay na problema ng buhay. Pag daw lumaki sa layaw ang isang bata, pag lumaki sa walang turo, sabi niya, munting kahirapa ay mamalakhing dala, dibdib palibhasa ay di gawang magbata, ay bago sa mundo'y sa isang kisap mata, ang tao ay mayroong sukat ipagdusa. Totoo nga naman, hindi mo inaasahan, bigla-biglang may mamamatay, bigla-biglang may mawawala ng trabaho, malulugi sa negosyo, bigla-biglang mabibigo, magkakasakit. Maraming dapat ipagdusa ang tao na sa isang kisap mata pwedeng mangyari. Kaya ang tao na magsusurvive, ang tao na magtatagal na nakatayo sa kabila ng maraming bagyo sa buhay, ay yung taong sinanay na humarap sa hirap, sinanay na magkaroon ng disiplina, control sa sarili. At patuloy pa ni Balagtas, ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap ang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak.
Pag sobra ka maawain, lagi mo pinoprotect, lagi mo inilalayo sa mga problema, lagi mo iniingatan na parang kristal, nagiging marupok ang isang tao. Kaya dapat tinuturoan talaga ng disiplina. Now, to discipline your son, and the word son there can be anyone under your influence. Of course, it can mean daughter. It goes without saying. Anyone who is under your parenting, kung yan naman ay trainee, counselee, protege, dapat talaga tinuturuan ng disiplina. Ngayon, one word of caution tungkol sa disiplina. We should know when, how, and how much to discipline. Para ano po ang disiplina? Para yung kayang ituwid na baluktot ay maituwid. Pero dapat din nating tanggapin na may mga baluktot na ano man ang gawin mo, hindi mo maitutuwid. May mga bagay na nababago at dapat marunong tayo na tumansya, sumukat kung anong pwedeng baguhin. At doon tayo nagbibigay ng disiplina, doon tayo nagbibigay ng palo, pagtutuwid, para yung pwedeng hutukin, mahutok. Pero ang bawat tao, may kanikanyang mga personalidad na pwedeng mahutok, maiba, ma-improve, mapasunod sa standard. At dahil tayo, we are imperfect people and man is in a fallen state, meron talagang mga likas. Merong nandun sa pagkatao na ano man ang gawin mo, dapat mo nalang tanggapin. So how are we going to temper and how are we going to balance our attempts at discipline? Change what is apparently and clearly changeable. May mga pwedeng baguhin, but accept the unchangeable. Merong pagdidisiplina na nakikita mo na maganda ang bunga, nagkakaroon talaga ng resulta, at meron namang sobrang pagdidisiplina na parang hindi mo na tinatanggap yung tunay na kalikasan ng tao, kaya tuloy ang nangyayari, nagkakapilitan, nagkakadisiplinahan habang panahon, at ang nangingibabaw na tuloy, animosity, hindi na pag-iibigan, pagkakagalit, nasisira ang pagkamagulang at pagkaanak ng dalawang tao, nasisira ang pagkamakapatid, nasisira ang maraming hindi dapat masira. We must never punish and mistake punishment for discipline or discipline for punishment. Ang pagdisiplina ay para baguhin ang pwede pang baguhin. Pero kung talagang hindi mabago, hindi dapat parusahan buong buhay ang isang tao dahil sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi mabago-bago. Because it will only destroy relationships and these attempts at discipline will miserably fail. Meron din pong edad ang pagdidisiplina. Bagamat hindi naman pwedeng i-quantify in years, but discipline is very effective in formative years. Perhaps first to seventh year of a child. O kaya mula ito isilang hanggang mga 10, 12 years old. Pagkatapos noon, talagang nabago na sa kanya mga dapat baguhin kung naging maganda ang pag-aalaga at paghutok, pero may mga bagay na talagang siya yon at dapat tanggapin ng magulang na siya yon. Na hindi niya dapat wasakin, putulin ang kanilang relasyon dahil sa pagpipilit ng magulang na disiplinahin sa isang bagay na alam mong hindi talaga mangyayari. Napaka-importante na makita natin kung saan pwedeng magdisiplina at saan dapat na lang tayong tumanggap at magmahal. Saan tayo pwedeng magsikap na baguhin ang isang kapwa at saan naman tayo pwedeng tumigil na at mahalin na lang ang kapwa na yon. It is a balancing act that is without formula. Ang bawat magulang, ang bawat nagdidisiplina ang dapat magpasya kung hanggang saan niya igigiit ang pagdidisiplina at saan naman magsisimula yung walang patakarang pagtanggap. Maybe a general rule of thumb may apply. If it's going to already strain your relationship forever and into your child's mature years, then it's time to begin loving. Ang Diyos man ay nagdidisiplina sa atin. Ang Diyos man ay nagtuturo, pero alam natin na sa lahat ng bagay na hindi na natin kayang gawin at patuloy tayong nabibigo, nakalaan ang walang patakarang pagtanggap ng Diyos. Change what can be changed, accept what cannot be changed, and we always have to ask God for the wisdom to know the difference. Another no-no from Proverbs when it comes to human relationships is do not over-rely on a distant helper. Proverbs 27 verse 10, do not go to your brother's house when disaster strikes you. Better a neighbor nearby than a brother far away. Huwag masyadong umasa sa mga taong malayo naman.
At tulad ng sinabi nitong kawikaan, huwag daw kailangang tumakbo ka pa sa bahay ng kapatid mo kung nangangailangan ka. Mas mainam na pumunta ka sa isang kapitbahay na malapit kaysa isang kapatid nga na malayo naman. Hindi sinasabing huwag pumunta sa kapatid. Ang sinasabi ko, ang layo-layo ng kapatid mo, dapat gawin mo yung mga kapitbahay na malapit sa iyo na kapatid mo rin. At nang sa ganon, kung may pangangailangan ka, hindi mo kailangang lumayo para ikay matulungan sapagkat maganda naman ang relasyon mo sa mga malapit sa iyo. This is another way of saying that we should cultivate good relations with people who are near. Appreciate those who are available. Bakit mahilig tayo na hanapin yung wala, habulin yung malayo, umasam sa hindi naman nakakamit? At pagkatapos ay hindi pansinin yung nandyan, baliwalain yung available and near. People tend to neglect neighbors and over-focus on distant brothers. Sabi nga nila mga kapatid, one fish on the table is better than 10 in the ocean. Andyan na, available, yun ang dapat mong cultivatein. Hindi yung lagi mong hinahanap yung wala at hinahanap yung malayo. Marami kasi sa atin, sa halip ng papahalagahan natin kung ano yung nandyan na, nai-ignore natin at nawawala tuloy dahil lagi tayong umaasam dun sa malayo at sa wala. We always have to make do with what is here and what is now. We cannot forever pine for what is not. Sabi nga ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Dahil ang lagi nating hinahanap, yung wala naman. One other no-no in relationships from Proverbs is do not abandon a friend. Habang itinuturo nung pinag-aralan natin kanina na dapat pahalagahan mo yung malapit kasi yan ang makakatulong sa'yo, itinuturo din na tulungan mo yung malapit sa'yo. Yung malapit physically at yung malapit emotionally. Isa sa mga virtues na pinahahalagan sa Biblia, yung pagkakaibigan. Pagpapahalaga sa kaibigan at walang patakarang pagtulong sa kaibigan. Proverbs 27:10, do not forsake your friend and the friend of your father. Hindi lang yung personal nating kaibigan ang pinahahalagahan natin, yung mga kaibigan din ng ating mga magulang. In other words, yung mga kaibigan ng mga nagpalaki sa atin, kaibigan ng mga tumulong sa atin at nagtaguyod sa atin, kumbaga, kinakaibigan din natin yon. Kinikilala din natin yon. Dahil sa pagiging kaibigan nila sa ating magulang, marami silang naitulong para ang magulang natin ay magpakamagulang sa atin naman. So we not only take care of our own personal friends, we also take care of our father's friends. Meron ako isang dinig na nag-uusap, magkakapatid, sabi ng nakakatandang kapatid, "Uy, yung mga pinsan natin na yan, ini-ignore ninyo. Dapat nyo yan na kilalanin, mahalin." At sabi naman ng kapatid niya, nakakainis naman yung mga pinsan natin na yan eh. At sabi ng nakakatandang kapatid, yung magulang niyan, nakapatid ng ating magulang, ang daming naitulong sa magulang natin. So alang-alang dun sa magulang, kilalanin mo yung anak. Kahit siya mismo, walang masyadong credential. It is a very biblical concept na tumanaw ng utang na loob. At sabi, do not abandon a friend. That's what friends are for. For times of adversity. And friendships are strengthened in times of need. Yung kasama mo sa kasiyahan, maganda yon. Pero kasama mo rin ba siya sa pangangailangan? Ang mga tunay at malalakas at matitibay na pagkakaibigan ay yung pinagbubuklod ng pagtutulungan. Habang pinapahalagahan natin yung kasama natin sa saya, dapat naman doble nating pahalagahan yung kasama natin sa dusa, sa hirap, sa pagluha, sa mga pangungulila, kadiliman, sa pangihina at sa kasalatan. Sapagkat yan ay kamay ng Diyos na iniaabot sa atin at ginagamit lang ay tao. So pahalagahan natin yung ganito mga instrumento. If your friend is in need, if your friend is in trouble, it is your great chance to strengthen the friendship, to strengthen the relationship by being there for him or for her. Gawin natin mga kapatid at ating linawin sa ating isip na ang pangangailangan ng isang kaibigan ay hindi abala sa atin, hindi sagabal, hindi setback. Ang pangangailangan ng isang kaibigan ay pagkakataon natin
na tumulong. Pagkakataon natin na magpalakas ng ating pagkakaisa. It is an opportunity not to be avoided, but actually to be taken advantage of, to use for the furtherance and strengthening of the relationship. Bihira namang tao ang laging may matinding pangangailangan. So pag dumadating yun, huwag nating palampasin, lalo't kakayanin natin na tumulong. Not everybody needs help every time and every day. So we have this rare chance and opportunity to be helpful. Hindi yan pinalalampas. At meron pang isang dahilan, bagamat hindi naman ito dapat yung primary motivation, dahil tinuturo ng Diyos kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yun ang gagawin sa'yo ng Diyos. Kung anong itinatanim mo, siya mong aanihin. Bakit mo ngayon tatakbuhan ng isang nangangailangan? Paano pag ikaw'y nangangailangan, edi tatakbuhan ka rin ng mundo? Although I am very emphatic that it should not be the motivation for helping. But yes, even the purest of motivations in helping is also rewarded by God. Kahit wala kang inaasahang sukli, ay may inilalaan ng Diyos na sukli dyan. Kaya hindi dapat palalampasin. Parang panahon ng taniman, maganda ang panahon, may tubig, may ulan, may lupa, merong kang pataba, merong kang binhi, magtanim ka. Huwag mong palampasin yun. Kasi pag lumampas yung tanim ng panahon ng taniman, pagdating ng anihan, wala ka namang aanihin. Do not neglect a friend. And another no-no in relationships is do not betray trust. Proverbs 3:29, do not plot harm against your neighbor who lives trustfully near you. Said another way, do not plan evil against trusting neighbors. Ang nagtitiwala ay dapat sinusuklian ng katapatan. Ang pagtatiwala sa iyo ng iyong kapwa ay dapat mong gantimpalaan at hindi mo siya dapat pagsamantalahan at suklian ng masama. Napakalaki nating karangalan na may nagtitiwala sa atin. At ang pagtitiwala niyan dapat pinapahalagahan, sinusuklian ng katapatan. So be neighborly. Being a neighbor is a ministry. Akala ba natin yung ministry lang, yung kumakanta ka sa choir, nagtuturo ka sa Sunday school, nagmi-mission ka sa Africa, nag-a-usherette ka sa church? No. Just being a neighbor is a ministry by itself. Kaya yung sasabihin, wala naman po akong ministry. Eh, mabuti ka bang kapitbahay? Mabuti ka bang kaibigan? Mabuti ka bang kamanggagawa? Mabuti ka bang kasama sa opisina? Mabuti ka bang kaeskwela? Kung yon ay masasagutan mo ng yes, then you have a ministry. Because Jesus said, whatever you do to the least of this, you do to me. At sinasabi din sa Biblia, paano natin mamahalin ang Diyos na di natin nakikita kundi muna natin mamahalin ang kapwa-tao na ating nakikita? So kung paano tayo nakikitungo sa ating kapwa, ay ang totoo lang, yun ang pakitungo natin sa Diyos. Kahit ang polite-polite mo pag nagdarasal ka, ang ganda-ganda ng bihis mo, and very proper ang iyong behavior when worshiping, pero kung magaspang ang pakitungo natin sa ating kapwa, ganun actually ang pakitungo natin sa Diyos. Sapagkat ang bawat tao, reflection ng Diyos. Ang bawat tao, tinatahanan ng Espiritu ng Diyos o nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Kaya ang paggalang natin sa Diyos ay dapat lang makaabot sa paggalang sa kapwa. We do not betray confidence. Ang pagtitiwala ay hindi sinisira. Nagtitiwala sa iyo, pagtapatan. Naniniwala sa salita mo, huwag mong pagsinungalingan. Naniniwala sa transaction ninyo, gawin mong matapat ang inyong pakikipag-negosyo, kung negosyo yan. Bumibili sa'yo ang ibigay mo, yung tama na nababayaran ng kanyang ibinibili. Hindi kulang sa timbang, hindi pangit ang quality. Dahil pagtitiwala. You know, buying is a transaction of trust. Pagkahalimbawa, bumukuha kayo sa grocery o sa supermarket ng Delata, nakalagay doon, corned beef. Bubuksan nyo ba yun para malaman yung corned beef na ang laman? Hindi. Pag nakalagay doon na condensed milk, hindi nyo naman bubuksan para mapatunayan nyo na hindi evap at condensed nga. Kasi nagtitiwala ka. Transaction yan eh. Kaya kung kayo negosyante, may bumibili sa inyo, hindi dapat dinadaya ang timbang. Kasi bumibili siya na 1 kilo, nagbabayad siya ng para sa 1 kilo, kung kulang ng 10 grams yung binili niya, we betrayed confidence. Confidence yan. Pag binigyan kayo ng assignment, dapat yung isubmit on time dahil may confidence na dadalhin nyo on time. Trabaho, kailangan mo matapos ang 1 trabaho dahil pag hindi mo natapos yun, may mapapahamak ang mga katmanggagawa, may mapapahamak ang proyekto, mapapahamak yung ministry, dapat mo yung gawin because
just giving you this work to do is already an act of believing in you. Confidence yon. Confidence is earned. And confidence is maintained by good behavior. At isa pa, pag may nagtiwala sa atin ng sikreto, hindi natin ipinamamalita. Kasi hindi naman yan ibibigay sa atin kung inisip na ipamamalita natin. Lalo't sinabi mo, oo, sige, akin lang, hindi makakarating kahit kanino. Dapat magkamataya na, hindi mo talaga sasabihin. Pag natakatanggap ka ng mga text messages na maselan ang mensahe, galing sa isang tao, hindi mo dapat i-forward kung kani-kanino yan. Dahil, lalo't wala siyang permiso, lalo't natataya ang kanyang dangal, nalalaman ang kanyang mga lihim, hindi dapat pino-forward-forward yan sa email or anything. Kasi confidence. Proverbs 25:9-10. If you argue your case with a neighbor, do not betray another man's confidence, or he who hears it may shame you, and you will never lose your bad reputation. Pag daw tayo nakikipagtalo, eh huwag nating sirain ang tiwala ng iba. At maraming paraan yan. Pag nakikipagtalo tayo kuminsan, makalusot lang tayo, may ipapahamak tayong iba. Halimbawa, pinagpipilitan sa'yo na, siguro ginawa mo to, hindi ka pa sapat magsabi, hindi akong gumawa niyan. Sasabihin pa, ang gumawa niyan ay si. No? Kahit na hindi ka dapat na nagbunyag nun, ibubunyag mo, lumuwag lang yung lagay mo kahit may ibang malagay sa gipit. Sabi, you do not betray people's confidence just to get out of a tight place. Speak for yourself, but do not speak for others. Kahit pa nga kuminsan confidence in crime, dapat may etiquette ka pa rin. Meron dyan mga Kristiyano, pag naging Kristiyano, magpapatotoo, alam nyo po, ako isang taong makasalanan, ako'y nangangalo niya. In fact, ang kasama ko po sa pagkakasala ay narito ngayon, nasan ba siya? Ibibisto mo na ngayon dahil gusto mong ibisto yung sarili mo. Kung gusto mong ibisto yung sarili mo, ikaw na lang, speak for yourself, but don't speak for others because it is their life at stake. Kung gusto mong bulat-latin ang buhay mo sa harap ng iba, gawin mo, pero wala kang karapatan na kalad ka rin yung iba na hindi nagbibigay ng permiso. At lagi nating sinasabi, kung sa inyong pakikipagkaibigan, sa inyong magandang panahon ng pagsasamahan, may na-share sa iyo ng mga sikreto, kung sakaling magkasamaan kayo ng loob, magkalayo ng loob, magkagalit, wala ka pa rin kaparapatan na ibunyag yung mga bagay na nung malaman mo, eh ipinaalam sa iyo dahil kayo'y magkaibigan. Friendship and trust are both sacred. Whatever is shared in trust must remain sacred, though your relationship may change for the worse. Ngayon, kung nung magkagalit na kayo, tsaka pa sinabi sa'yo, tsaka mo nalaman, baka pwede mong ibunyag yun dahil hindi na yun in trust. Alam na niya na may posibilidad na pwede mong ipagsabi. Pero yung ipinagkatiwala sa'yo, pag idinaldal mo yun, kapatid, una, sinisira mo yung tao. Pangalawa, ang hindi mo nalalaman, sinisira mo rin na yung sarili. Dahil ina-advertise mo to one and all that you can never be trusted. That what you accepted in confidence, in good times, you will divulge in bad times. So yung nakikinig sa'yo na may sinisiraan ka, alam mo nung araw, nalaman ko, ganyan siya, hindi kanya pagtitiwalaan dahil kung kayo naman na magkasira, gagawin mo rin yun sa kanya. So yung madaldal na tao, yung nagbubunyag ng mga lihim ng iba, sinisira niya unang-una ang kanilang sarili. Kaya do not betray another man's confidence for your convenience, or do not destroy any person's confidence by needlessly exposing your troubles to others. Pag ipinakita natin sa ating kapwa na hindi tayo napagkakatiwalaan dahil sa ating kadaldalan, ang totoo nun, malaki rin ang kinukuha natin at ninanakaw doon sa mga taong yon. Anong ibig ko sabihin? Being trustworthy is a ministry. Meron ba kayong tao na pinagkakatiwalaan? Meron ba kayong tao na pinaniniwalaan? Believe kayo sa kanya? Pag may problema kayo, alam nyo pwede kayong lumapit. Pag meron kayong hirap ng loob, alam nyo pwede nyong iluhog sa kanya at mabibigyan niya kayo ng comfort. Naniniwala kayo sa kanyang integrity, naniniwala kayo sa ganda ng kanyang pagkatao. Tapos biglang bumuho sa harapan nyo, hindi pala totoo. Di ba ang laki ng nawala sa inyo? Nawalan kayo ng pinaniniwalaan. Kaya yung ikay pinaniniwalaan, hindi naman Superman, dahil walang Superman, pero pinaniniwalaan ka malang na ikay tao. Taong kagalang-galang, may paggalang sa sarili at may paggalang sa iba. Ministry natin yan na pangatawanan sapagkat yung mga taong naniniwala sa atin, biglang mauulila pagka inabandon natin sila.
when we suddenly deconstruct and destroy ourselves before the people who believe in us, we actually make them orphans because now they have no one to believe in. Kaya ministry, yung ikaw ay credible. Hindi para sa sarili mo, kasi nagbibigay ka ng maraming ginhawa sa tao na naniniwala sa'yo. Bagamat gusto kong bigyan ng diin, walang Superman. So hindi ka dapat maniwala. Ay, si person ay Superman, naniniwala ako sa kanya. Dapat naniniwala ka lang halimbawa sa talino niya. Naniniwala ka lang halimbawa sa paninindigan. Naniniwala ka halimbawa sa kanyang honesty. Naniniwala ka sa kanyang sipag. Pero huwag mong totally paniwalaan na siya ay Superman or superhero or holy or a man or a woman of God. Dahil pahihirapan mo rin siya na panindigan ang monumentong ginagawa mo. Lahat ng tao may strengths. At yun ang hangaan natin. Lahat ng tao may weakness. Tanggapin din natin na bahagi yun ang kanyang pagkatao. At hindi kailangang bawiin ang ating paghanga sa isang aspeto ng kanyang pagkatao dahil nakakita tayo ng isang aspeto na hindi kahanga-hanga. Kasi walang taong perfect. Sapat na may konti kang hinahangaan. So, yung ika'y nakahangaan, pinaniniwalaan, ang dami mong natutulungan nun kasi na-inspire sila. You don't have to live a life of lies. You don't have to be taller than what you really are. But if you're good at something, and people know that, and especially if you're trustworthy, you're actually ministering. Kaya bago tayo gumiba sa mga sarili natin, isipin din natin na maraming tao na nakasandal, nananalig, nagtitiwala, ministry din natin sila. Bagamat hindi mo kailangan pahirapan ng iyong sarili to live in a lie dahil ang pinaniniwalaan ng tao sa iyo is a lie, a fantastic lie about your fantastic, untrue heroism. Parusa din naman sa sarili mo na pangatawanan yon. I think yung maging totoo ka lang sa sarili mo, maging mahusay ka sa ilang bahagi ng iyong buhay at naaasasandalan ka doon, naaasahan ka, sapat na na contribution mo yon sa humanity. No one is a super person. Kaya tayo din, huwag nating pahirapan yung mga hinahangaan natin na hinahanapan natin sila ng perfection. Sila man masasakal, malulunod ng ganyang mga expectations. But do not betray confidence. Another proverb, no-no. Do not destroy people with your words. Related sa mga una na natin pinag-aralan. Proverbs 24:28. Do not testify against your neighbor without cause or use your lips to deceive. Maraming ganyan. Mga dati magkasintahan, pag nagkasira, nagigibaan ng personalidad, ng image. Dating nagmamahalan, ngayon, nagkakagatan. Kasi there is a very thin line between love and hatred that many people find it hard to delineate between love and hatred. Pero dapat yung ding somebody na minahal mo dati, kahit hindi na kayo nagmamahalan, yung dating katransak mo sa business, kahit hindi na kayo, dapat may nananatili kang respeto doon. Kasi kung sobra mo siyang ibababa at sisirain mo yung kanyang buong pagkatao, eh kasama ka rin doon dahil nagmahal ka rin doon eh. In other words, ikaw din. Kasama doon sa buong kagagawan niya at pagkatao niya. So hindi ka pwedeng bumato sa langit na hindi sa'yo din babagsak yung bato. Hindi ka pwedeng dumura sa langit na hindi sa mukha mo tatama ang dura mo. Hindi mo pwedeng siraan ang iyong sariling pamilya na hindi ka rin masisira. Hindi mo pwedeng siraan ang dati mong kaibigan na hindi ka rin masisira. Kailangan na pag-iisip ng tao ang kanyang mga bagay. Tumingin lang tayo sa kasaysayan, sa mga experiences na maraming tao sa paligid, marami na tayong matututunan eh. Wala naman talagang nangyayaring asenso sa mga taong naninira sa kanilang mga kalaban na dati nilang kasama. Ina-advertise lang nila sa lahat ng kaibigan din nila ngayon, pag tayo nagkasira, sisiraan din kita. Kaya lumiliit din ang sarili mong mundo. So do not testify against your neighbor. The tongue, the speech, is powerful. And like everything that is powerful, the tongue must be checked and used correctly and sparingly. The power of speech must be used to nourish, not to destroy. Most of the time, it was used to praise, not to criticize negatively. And you could be the victim, in fact, the first victim of your own words, though they may be about and directed at others. Bakit po tayo ang magiging unang biktima ng mga masasama nating salita? Sapagkat ang ating bokabularyo ay nagbubunyag lang ng tunay na laman ng ating puso. The kind of words you use, the kind of attacks you use against people, only reflect what is inside your heart. Pag wala ka nang sinabi, kundi kapintasan, halimbawa, ng iyong asawa,
baka ikaw na ang may kapintasan yan. Pag wala ka nang sinabi, kundi kapintasan ng iyong kapwa, baka yung puso mo na ang liko-liko at mali-mali niyan. Ngayon, kung minapapansin kang 1, 2, 3 kapintasan, minapapansin kang 4, 5, 6, 7, 8 na mga katangian, mas credible yun. Pero kung puro sasabihin mo lang mga masasama, ibig sabihin pinipili mo lang at nagmamanipulate ka lang ng tagapakinig para maging kakampi mo. The quickest way to give away who you really are is by opening your mouth. Kaya napakahalaga na ito'y kinokontrol natin, mga kapatid. Bakit pinag-aaralan ng lahat ng ito? Sariwain natin. Sapagkat ang pakikitungo natin sa kapwa ay pakikitungo natin sa Diyos. Hindi maaari na sirain mo ang iyong kapwa na hindi mo sinasaktan ang puso at damdamin ng Diyos na nagmamahal din sa taong iyon. Napakahalaga na makita natin ang pakikitungo ay isang napakataas na uri ng relihiyon. Ang pakikipagmabutihan at pakikipagkapwa-tao ay mataas na uri ng espiritualidad. Another proverb no-no, do not associate with troublesome people. Huwag lagi nang makisama sa mga magugulong tao, sa mga palababag at palaaway, sa mga maiiniti ng ulo, sa laging nasa sangkot, sa mga chismis, mga intriga, at mga gulo. Proverbs 22:24, do not make friends with a hot-tempered man. Do not associate with one easily angered. Pag maiinitin ang ulo, violente, hindi tayo dapat laging kasama at kadikit. Dahil madadamay ka. Mahahawa ka, madadamage ka. Do not associate with people who bring you down. Do not associate with people who will pull you down and who always make you feel small. Ang nadidinig natin, nakakaapekto sa ating pag-iisip, maging sa pananaw natin sa ating sarili. Kaya yung taong laging pinipintasan, nagkakaroon ng inferiority complex. Yung tao din namang laging napupuri, kung hindi magpapakatino, ay yayabang. Kaya, binibitawan natin ang mga salita, matapos muna natin itong suriin. At hindi tayo dapat lagi nang nakikipagmabutihan sa mga taong pinapababa ang ating pagkatao, pinapaliit ang ating mundo, pinapakitid ang ating utak, at lagi tayong ginagalit. At dito tayo mag-ingat, mga kapatid, may mga tao madaling manggalit. Nagtataka ka, hindi ka naman galit kay person A, pero nung nakausap mo si person B, dahil galit siya kay person A, mamaya galit ka na rin. This is a very evil influence because you're becoming judgmental. Bakit judgmental? Because you've never heard the other side. Sa hukuman, pinapakinggan yung nagsasakdal at yung isinasakdal. Pinapakinggan yung saksi ng nagsasakdal at yung saksi ng isinasakdal kasi dapat pinakinggan mo pareho bago ka magbigay ng hatol. Pero kung nagalit ka na sa isang tao dahil yung kausap mo galit sa kanya, judgmentalism na yan dahil hindi mo pa nadinig ang kabilang partido. Iniingatan natin ang sobrang pakikipagmabutihan sa mga tao na bad ang influence. Tinuturoan tayong magalit lagi, tinuturoan tayong matakot lagi. Kaya yung mga taong wala nang alam pag-usapan kundi ang tumataas na presyo, ang taas ang bilihin, ang taas ang bilihin, makipag-usap lang kayo dyan mga once a year. Kasi pag lagi nyo silang kausap, lulungkot kayo at hindi rin naman bababa yung presyo. Yung mga taong laging ang pinag-uusapan, mga sakit nila, oy, anong blood pressure mo ngayon? Anong sugar count mo? Oy, anong ganyan mo? Anong ganyan mo? Ang libangan nila ay magpalalaan ng karamdaman. Yung alam mo, ang taas ng presyon ko ngayon, 120. Oh, ako nga, 150. Uy, wala kayo sa akin, 190 ako. Wow, palakpakan. Ikaw ang nanalo. Yung mga ang asawa ko nga, hindi umuwi na isang araw. Eh, yung asawa ko, 5 araw. Aba, asawa ko, 1 taon. Palakpakan, ikaw ang nanalo. Bakit may mga tao gusto magpaligsahan sa kalungkutan, magpaligsahan sa pagiging kawawa, sa pagiging martir? Huwag kayong sasali sa ganito mga usapan dahil mawawala ng kulay ang buhay nyo, magiging black and white. Yung dati ninyong THX na sound ng buhay, wala. Magiging ordinaryo lamang na stereo o mono pa nga. Kasi ang lagi niyong pinagbababaran, mga negative people, negative thoughts. Magandang pag-usapan ng ekonomiya kung meron kang ipapanukala na solusyon. O kaya mga ipapanukala na paraan to beat high prices. Pero kung puro gripes and reklamo lang araw-araw yon, hindi niyo dapat sinasayang ang oras niyo sa ganyang mga bagay. At kung anong lumalabas sa bibig, nagkakatotoo,
Kaya laging ako, masakit ang ulo ko, mahihilo ako. Hindi pa nahihilo, mahihilo ako mamaya. Mahihilo ka nga dahil sinasuggest mo na eh. Hindi ko kaya yan. Hindi mo nga kaya. Because there is power in the spoken word. So we're careful about what words we allow to be thrust into our ears because they will have a mysterious power to become true and real. Pinipili natin yan. Pahalagahan nyo ang mga tao who make you feel good about life and inspire you not only to feel good but actually to really do something so that it will be good. Pahalagahan nyo yung mga tao hindi lang nakakapagpatawa sa inyo, kundi nakakapagpakita rin kung paano pasasayahin ang buhay sa pamamagitan ng pagsisikap at sa pamamagitan ng karunungan. Pahalagahan nyo yung mga tao na nagpapakita ng ating mga kapintasan at kakulangan habang hindi tayo nilalait, kundi tunay na sinusuri ang ating mga strengths and weaknesses. Pinipili ang kasama. Pinipili ang pagbubuhusan ng oras. Pinipili ang ka-text, ang ka-chat, hindi lang yung mga walang katuturan ng mga pinag-uusapan sapagkat sayang ang mga dumadaang sandali. There is so much to learn this side of eternity. There is so much blessing to get and receive. There is so much heroism to do. Kaya dapat tinitingnan natin sino ang mga tao who will bring out the best in me because iron sharpens iron. Who are the people who bring out the worst in me? You avoid these people. Hindi na tayo binibigyan ng mission ng Biblia na baguhin ang lahat ng tao. Ang unang sinasabi, avoid them. Do not associate with them. At kasama na dyan yung susunod natin, pakikitungo, gusto mo maging mabuti ang buhay, do not join drunkards and gluttons. Yung mga tao walang hinahanap, kundi meron ba tayong maiinom, meron ba tayong pulutan, iwasan nyo yan. At kung tayo yan, kailangan tayong magbago-bago ng sistema. Proverbs 23:20-21. Do not join those who drink too much wine or gorge themselves on meat. For drunkards and gluttons become poor and drowsiness clothes them in rags. Sabi sa Tagalog, huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila ay masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Parang maraming pamilya hindi natututo sa mga paulit-ulit na paghihirap ng kanilang mga henerasyon. Nakita mo na lasenggo si lolo, lasenggo rin si tatay, at mamaya lasenggo rin si anak. Bakit ang daming pagtitipon dito sa ating bansa, hindi kumpleto hanggang hindi nalaseng ang mga kalalakihan at nagsaksakan ng basag na bote? Bakit kailangan na iinom lang, tambak-tambak ang iinumin, na kailangan hanggang nagsusuka ka na at nagkanda, hilo-hilo ka na, pasuray-suray ka, tsaka ka palang titigil? Pag may naglalasing na tatay, may ninenerbios na asawa, may ninenerbios na anak. Yung mga pahirap sa kamag-anak ng mga mahilig uminom at malasing, eh dapat nang wakasan ng mga tao nasa Panginoon o kaya mga taong gustong magkaroon ng matinong pamumuhay. Bakit kailangan laging lasingin ang utak? Yung mga tunay na lalaki na hindi makapagsalita hanggang hindi lasing, eh mga hindi tunay na lalaki. Hindi makapagtapat ng pag-ibig hanggang hindi nakainom ng lambanog. Hindi makapagsabi ng niloloob hanggang hindi pasuray-suray. Anong pagiging tunay na lalaki doon? Weak characters have to lean on strong drink. Diyan dapat sinusukat na kaya mong sabihin na matino ka. Kaya mong harapin nang hindi ka bangag o lasing. Yung mga palainom na kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay at mga kasamahan, obserbahan nyo sila, they are the people who live in cycles of poverty, cycles of violence, cycles ng paggawa ng nakakahiya at paghingi ng tawad kinabukasan. Cycles ng mga kahiyahiyang mga asal na bukas naman ay pinipilit bayaran o takpan. Pero uulit at ulit yon, ting may binyagan, ting may kasalan, ting may handaan, paulit-ulit lang, parang walang natututunan. Hindi baling magkamali, pero bawat pagkakamali dapat nagpapatalino sa atin. Para magkamali man tayo uli, lumiliit yung size ng pagkakamali at yung damage nun. Hindi paulit-ulit na lang. Dapat nating obserbahan yan. And finally, walo, bagamat napakarami pa dapat, pero hindi naman natin kayang ubusin sa isang harapan ito, do not rejoice when people fall, even if they were your enemies. Puro tungkol sa pakikipagkapwa ito. May kalaban ka, biglang nasunugan ng bahay, huwag kang matuwa. Biglang napahiya, huwag kang matuwa. Proverbs 27:17-18, do not gloat when your enemy falls,
When he stumbles, do not let your heart rejoice. For the Lord will see and disapprove and turn his wrath away from him. Sabi sa ating wika, huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa mo yan, magagalit sa iyo si Yahweh at sila'y hindi na niya paparusahan. Pag meron tayong kalaban at napapahamak at pinagtawanan mo, dinagdagan mo ng paglait, ipinagdiwang mo ang kanilang pagbagsak, yung galit ng langit sa iyo mapupunta, mawawala sa kanila. Huwag tayo dapat na magbubunyi kahit pangakaaway natin ang napapasama. In relationships, we harvest what we plant. We keep what we give away and we lose what we selfishly keep. You keep only that which you give away. Relationships are like plants in a pot, mga potted plants. They have to be watered, fertilized, nourished, pruned, taken care of. They cannot be abandoned and expect to thrive, to grow, and to flourish on their own. Ang mga relasyon natin, parang nakapaso na mga halaman, dapat alagaan. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya mag-iisa. Dinidilig, pinapatabaan, pinuputulan ng mga tinik-tinik at mga luma-lumang dahon, minamahal, kinakalinga, para lumago at magbunga. Ang mag-asawang hindi nagmamahalan soon fall out of love. Magulang at anak na hindi nagmamahalan, bagamat hindi napuputol ang relasyon, pero napakalaki nang nawawala sa magandang pagtitinginan. Magkakapatid na hindi nagmamahalan, hindi automatic that you will always like to be there to help. Magkaibigan na hindi nag-aalaga sa isa't isa, hindi yan makararating sa malalim at sa mataas na antas ng pagkakaibigan. Hindi pwedeng one way ang pakikipagtunguhan. Ang pag-ibig ay sinusuklian ng pag-ibig, ang pagpansin ay pinapansin, ang pagmamahal ay binabalikan ng pagmamahal din kung gusto mo na maging maganda ang iyong buhay. Who could you be neglecting? Magandang pag-aralan ng mga bagay na ito. Sa palagay ko naman, hindi bago sa ating pandinig. Luma na naman lahat. Pero ganun nga ang problema sa mga luma at ordinaryo, iyon ang napapabayaan. Meron kaya tayong napapabayaan na dapat inaalagaan natin? Sino? Mga magulang, meron ba kayo napapabayaang anak? Sumobra ang pagdisiplina ninyo. Ang tingin na lang sa inyo, Hitler. Ang tingin na lang sa inyo, Nero. Hindi na magulang. O ang tingin sa inyo, psychiatrist, o police, o tormentor. Kumisan kasi yung disiplina, hindi natin nilalagyan na hangganan. Yung pala, tormentor na tayo. Yung bahay pala natin, kulungan na. At yung presence natin, oppressive na to our loved ones. Meron ba tayong nakakalimutang pagmamahal sa ating mga anak? Ganon din ang mga anak sa kanilang mga magulang. Siyempre, itinuro ng Biblia na disiplinahin ang magulang ang anak. It goes without saying na ang anak dapat willing pa-discipline. At dapat din niyang unawain ang kanyang magulang kung siya dinidisiplina sapagkat yon ay tungkulin ng magulang. Kung minsan yung magulang magaling magdala, kung minsan hindi magaling magdala, pero tinisikap pa rin niyang dalin ang kanyang pananagutan na magdisiplina and just for the effort, dapat appreciate. Sino ang nane-neglect natin na kapatid o kaibigan? Napakaraming tao, nalilimot natin at naaalala lang natin pagkailangan natin sila. Dapat naaalala din natin sila kahit hindi natin sila kailangan. Kung tayo ay masaya, mariwasa, maluwag, matiwasay, panahon yon para isipin kung may mga taong nakakalimutan natin, mga taong dapat nating paglingkuran at ministeran. God makes us comfortable not only for our own comfort, but so that we may be equipped to comfort others as well. Comfort, wealth, health, strength are both tools of ministry. They are not self-serving, hindi lang para sa sarili. Bagamat para rin sa atin, para ma-enjoy natin yan, pero hindi kinakalimutan na kung tayo'y pinapayaman, pinapalakas, pinapabango, pinapatalino, pinapauso ng Diyos, meron tayong mga pananagutan, lalo sa mga malapit sa atin. Just like in any other aspect of life, our relationship with people is this. Do your part and get your share. Diyos namin sa langit, kayo na nagbibigay ng maraming kasiyahan dahil sa aming kapwa-tao, turuan mo kami kung paano, Lord, i-maximize yung relationships namin with people. Kung paano namin lubos na payayamanin, pagagandahin, pakikinabangan para sa amin at sa aming kapwa, yung mga relasyon namin sa aming magulang at anak, relasyon sa kapatid, sa mga kamag-anak,
relasyon sa mga kapatid sa Panginoon, mga relasyon sa kamanggagawa, kaeskwela, ituro mo sa amin, Lord, that our relationships are trusts that must be taken care of. Ipaalala mo sa amin na kami ginagawa mong blessing sa maraming tao, bagamat kami man ay gusto mong maging primary beneficiary of your blessing. Ngayon, Lord, gusto namin pong mag-isip-isip, magbulay-bulay, kung meron kami nagiging mga pagkukulang. Nais din namin kayong pasalamatan sa lahat ng mga mabubuting nagagawa namin dahil tinuturuan nyo kami at naiinawaan namin. Palakasin nyo pa kami, palawakin ang isip, para lalo pa naming mapaganda ang aming buhay at buhay ng aming kapwa sa pamamagitan ng godly dealing with people who are around us. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, saan man tayo dalhin ng challenge na yan, ang ending lang dapat, mas gumanda ang buhay dahil mas natuto tayong makipagkapwa dun sa mga malapit sa atin. Sinong dapat iwasan? Sinong dapat lapitan? Sinong dapat pakinggan at sinong dapat hindi pakinggan? Anong dapat ating iparinig at hindi iparinig sa ating kapwa para buhay nila at buhay natin mas gumanda? Ang gumagandang buhay, tumatahimik, tumitiwasay, umuunlad, ay isang buhay na espiritual.